Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa na namang live stream. Mga kabatas natin, ito na actually yung interesting part. Dito na yung banggaan ni Raffy Tulfo at ni Sara Duterte. Okay? Ito kasi mga kabatas natin na nangyari. Itong si Raffy Tulfo as usual gusto niyang establish yung kanyang dominance. O yung pagiging bully niya. Na naghahanap siya lagi ng paraan para yung mga tao na kinakausap niya magkaroon siya ng leverage para ito ay ma-down niya. Yan ang gusto niya mga kabatas natin. And we also know na itong si Raffy Tulfo, pag pinuri ka niyan, GG ka. Kapag pinuri ka niyan, malamang idadown ka niya o hihilain ka niya ng pababa hanggang sa kaya niya. Ngayon, mga kabatas natin, napag-usapan natin itong voluntary contributions. At naipaliwanag ko rin sa inyo na yung voluntary contributions, mga kabatas natin, ay nakakatulong yan sa mga estudyante. At sa buong classroom, kasama na yung teachers, kasama na yung parents, kasi nga, it creates a conducive learning experience or environment for everyone. Isipin mo, kung wala kang pera, may magbo-volunteer na magbibigay ng mga gamit para magamit ng lahat ng estudyante. Kay Raffy Tulfo, X yan. Kay Raffy Tulfo, sabi niya, bawal daw yan kasi nga kapag hindi ka nag-donate, bagsak yung iyong anak. Sinungaling. Kasinungalingan, mga kabatas natin. Tapos kapag nag-donate ka daw, first honor o nasa honor roll yung anak mo. Sinabi ko rin sa inyo na ako, mga kabatas natin, yung mga magulang ko, hindi yan nagdo-donate. Wala talaga kami pera. Pero mga kabatas natin, hindi naman sa pagmamayabang, makailang beses naman, napunta rin naman ako sa honor roll. Okay? Tuloy natin to mga kabatas natin. Yung mga nagtatanong pala doon sa interview kay Richard Haydarian, punta na lang ho kayo sa channel niya. Nandoon po yung interview. Sabi niya i-upload niya in 3 parts. Panoorin niyo na lang po. Okay? Let's go! Madam Chair, Your Honor, Yusek Escobedo of Field Operations will answer the question. Yun. Patay tayo dyan, si Yusek. Tignan nyo si Raffy Tulfo, no? Bumibelo na. Tignan nyo yung demeanor niya, ha? Your Honor, Yusek Escobedo of Field Operations will answer the question. Yan, medyo nangiti siya doon na parang, oops, okay to, parang kayang-kaya ko itong si Yusek, ha? Pero mga kabatas natin, sa kasamang palad, kinayang-kaya niya nga. At kailangan siyang i-rescue nitong si Sara Duterte. Let's go. Madam Chair, good afternoon. Unang-una po, yung merong existing policy ang Department of Education as regards to the no collection policy because tama po. So meron ng polisiya na no collection policy. Lahat ng sinabi ngayon ni Raffy Tulfo, kung saan ginagawang mandatory daw ng mga teachers ang voluntary donations, wala na namang basehan. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, mga kabatas natin, itong si Raffy Tulfo, gumagawa siya ng mga senaryo para may i-down niya ang isang tao. Doon pa lang dapat tapos na yung usapan eh. Because walang collections. Di ba? Pero tignan natin. Ang nabanggit ni Senator Tulfo that we have the MOOE, school MOOE, at kabilang na dito yung ano ang mga needs ng mga teachers, including repairs and payment for electricity. And we also... Tignan nyo kasi mga kabatas natin, no? Meron ng MOOE. Payment for electricity. Itong si Raffy Tulfo kasi sinasabi niya, pati daw yung mga sahod ng janitor at saka electricity, ang nagbabayad daw ay mga estudyante through their parents, through the donations. Eh, hindi totoo yun mga kabatas natin. Ibig sabihin yan, kapag kunwari walang donasyon, walang kuryente, putol. Hindi naman pwede yun. Kasi may allocation yan ng pondo sa gobyerno. Itong si Raffy Tulfo, tulad nga sinabi ko sa inyo, gumagawa lang siya ng paraan, mga kabatas natin, para siraan yung ahensya na nasa harap niya para ipalabas na Raffy Tulfo in action lang ang bida. Let's go. Also recognize that merong mga PTAs na nag-impose na mga
contributions because they... Hindi ko rin gusto yun yung sinabi mong we also recognize eh, na merong PTA na nag-i-impose ng contributions. Why? Because if it's illegal, edi dapat yung teacher o yung principal nung lugar na yon, no, eh dapat tanggal na. Why? Because they are doing something irregular. Irregular yun eh. Illegal yun eh. Di ba sinabi nyo nga na mandatory na walang contributions? No contributions policy? Tapos you will recognize it. Ano ka, Raffy Tulfo? Ito kasi ang sinasabi ko sa inyo mga batas natin kung bakit naging weak dito si Yusek at kailangan siyang i-rescue ni Sara Duterte. Kasi nga, umu-oo na lang siya kay Raffy Tulfo. Tignan nyo. PTAs na nag-impose ng mga... Di ba bawal mag-impose? So you know that there are PTAs who are imposing. Why do you allow it? Contributions because they're saying that they are a private organization and because they are a private organization. But di ba sinabi mo na bawal? Dito siya huli. Kasi nga, mga kabatas natin, medyo mahina si Yusek kumpara kay VP Sara. Kaya si VP Sara kailangan niyang i-rescue si Yusek dito. Meron na po kaming mga ongoing... Sabi, voluntary nga. Ito nga eh, weak eh. Voluntary, you should have stuck with voluntary and voluntary tapos no collection policy. Tapos re-recognize mo na may mga PTA na ganun ang gagawin. Well, kahit sabihin mo na private organization ng PTA that is under the umbrella of the school. Dito siya ang mga kabatas natin na huli. Kaya itong si VP Sara talaga, kailangan niyang i-rescue. Pero, sabi ni Chloe, takot makontempt. Well, you got it. Pero makikita niyo mamaya, may rescue na mangyayari. No? May rescue na mangyayari. Tuloy natin. Investigations. Isa na po dito sa Region 3 where the teacher involved has resigned. And sir, excuse me, let me talk. The teacher involved has resigned. Why? Because it's illegal. So you're not supposed to recognize it. You're supposed to stop it. That's the point there. Hindi mo binavalidate yan. Like for example, may nangyaring krimen sa harap mo, you don't validate it. If you can stop it, you stop it or you report it to the police. Oh, tignan mo. Raffy Tulfo smelled blood. Yes! Nung narinig niya na may natanggal, di ba? Oh, tignan nyo. Teacher involved has resigned. And, sir, excuse me. Let me catch you up. Hindi lang po sa Region 3. Sa lahat po ng lugar sa Pilipinas, when I posted sa Facebook page ko yung reklamo ng ilang mga magulang na pumunta po sa radio program ko wanted sa radio, binaha po ako ng mga comments from parents all over the country stating that pati sila sa kanilang eskwelahan, yes, meron daw po talagang tinatawag na voluntary contribution from na inimpose po. Na- yeah. Voluntary contributions. By the word itself, it's voluntary. So anong gusto natin gawin? Diktahan na lang natin lahat ng tao. What will you do? It's voluntary. Walang pilitan. Ang problema kasi dito, yun nga si Yusek, napain eh. Ni Raffy Tulfo eh. Sinabi niya meron. Eh, natanggal. Ibig sabihin, bawal. Kung meron man yan, bawal. Tignan mo, nag-resign yung teacher. Bakit nag-resign yung teacher? Alam niyang mali yung ginawa niya. Ayaw niyang tanggalin siya, kaya graceful exit na lang. Ah, tapos ito ba? Sabi ni ano? Sabi ni source ni Tulfo ng data, netizens sa Comsec. Sabi ni RK,
Sa lahat daw ng lugar, ni lahat na naman, oh. Katulad ng sinabi niya, na lahat ng public teachers, corrupt. Ha, tignan nyo. Tignan nyo kung paano. Takot ba contempt si Yusek? Po talagang tinatawag na voluntary contribution from na inimpose po ng PTA. Ang nangyari po kasi sana, ang request ko, pagsabihan nyo po, pag meron pong PTA meeting, dapat wala na akong pag-uusapan na tungkol sa contributions. Dapat ang pag-uusapan lang po sa lahat ng PTA meeting, i-require nyo po, ay tungkol lang po sa academic performance ng mga estudyante o yung mga problema at hinahing ng mga estudyante, period. Yung problema, dito talaga makikita mo kung gaano mahina yung utak ni Raffy Tulfo. Wala na daw pag-uusapan tungkol sa contributions. Pero, sabi niya, purely academics lang. Pero sinabi niya rin, academic performance ng mga estudyante o yung mga problema at hinahing ng mga estudyante, period. Kasi anong yung mga problema at hinaing. Oh no. Oops. Okay, sandali, sandali. What's happening here? Narinig niyo ba ako, mga kabatas natin? Narinig niyo ba ako? Medyo nagkaroon ng problema. Pero ituloy natin, ha? Narinig niyo ba ako? Narinig niyo pa rin ako? Okay pa rin yung mic natin? Okay. Habang inaayos ko yung camera, mga kabatas natin, ito yung gustong mangyari ni Tulfo. Sinabi niya, wala nang pag-usapan. Yung academic performance lang. Tapos, pangalawa, mga kabatas natin, yung mga hinaing ng estudyante. Okay, Raffy Tulfo, paano kung yung hinaing ng estudyante, eh, wala kaming floor wax? Paano yung hinaing ng estudyante, kailangan namin ng ganto? Kailangan namin ng ganyan? Tapos, merong isang parent na tumama sa loto. Let's make it absurd na lang para maintindihan ng mga Tulfonatics. Tumama sa loto. Sabi niya, o sige, dahil tumama ako sa loto, magpapakain ako, tapos, ako nang bahala sa chok na yan, tsaka sa printer na yan. Anong sasabihin natin sa parent? Anong sasabihin natin sa parent? Sabi natin dun sa parent, bawal yan, sabi ni Raffy Tulfo. Alam ko kung bakit ka nagko-contribute. Porque tumama ka sa loto, gusto mo nang maging first honor yung anak mo. Ganon ang pag-iisip ni Raffy Tulfo. Palibhasa hindi siya napunta sa public schools. Tulad yan sinabi ko sa inyo, no? Raffy Tulfo cannot save you. Dun sa mga parents na nag-message sa Raffy Tulfo in action o kaya nag-comment yung mga netizens na nag-comment sa Raffy Tulfo in action, grow your balls. Ipagtibay nyo yung alam nyo na walang mandatory contributions. Why will you be affected if it's just voluntary? Bakit? Hala, nagkakaproblema yung aking camera. Pero mga kabatas natin, simple, di ba? Bakit ka maapektuhan kung hindi naman ito problema? Si Raffy Tulfo, tulad ng sinabi ko sa inyo, nag-iimbento lang. Bakit? Kailangan niyang humanap ng paraan para makapambuli sa Senado. At yun nga yung ginagawa niya dito kay Yusek. At tignan niya mga kabatas natin ha, wala pa yung rescue yan. Wala pa yung rescue dyan. Nangyari, tuwing PTA meeting, 101% ang unang agenda sa meeting na yan, and I have proof from parents and even teachers. Oh, o talaga de, makikita niyo mga kabatas natin eh, kung nagsisinungaling si Raffy Tulfo. Mauutal siya, tignan niyo. Meeting na yan, and I have proof from parents and even teachers. From na ang first agenda tuwing magkakaroon ng PTA ay project. Ano ang point? Ikaw, ito ang tanong ko sa iyo, Raffy Tulfo. Illegal ba yun o hindi? Ah, mga Tulfonatics, Alfredo Palita, kung sino man yung mga Tulfonatics na active dyan, illegal ba yun? Yung voluntary contributions.
101% daw, ha? Yung pag-usapan, yung projects, illegal ba yun? Ah. Ano? Ah. Nawala na naman si Alfredo Palita. Alam ko, medyo mahina yung memory mo. Pero ang nagsabi na mandatory yung contribution ay si Raffy Tulfo. Sinasabi niya na pinapalabas lang na voluntary yun pero hindi mandatory. Pang ilan na topic na natin ito, hindi ka pa rin makasabay. Oh. Hindi ka pa rin makisabay. Makinig ka lang dyan. Relax ka lang dyan. Oh, let's go. Pwede natin magawang project sa eskwalahan. Repair para sa CR. Varnish para sa silya na nasisira na. Bili tayo ng chok. Bili tayo ng floor wax. Paano pag ako gusto ko magbigay? Raffy Tulfo. Voluntary lang. Hindi ko ibibideo katulad ng ginagawa mo. Hindi ko pagkakakitaan katulad ng ginagawa mo. Magbibigay ako kasi nga gusto ko na kapag pumapasok yung anak ko, maganda yung school niya. Kasi kulang nga yung budget. Di ba? Kulang yung budget. So, okay. Ganun nga. Bawal ba? O, tuloy natin, mga kabatis natin. Bili tayo ng ganito, ganon, ganon. Ang mga estudyante na walang pang contribute, kuminsan pinapahiya pa. Nilalagay pa. Oh, come on! Sige, Raffy Tulfo, ipilit mo yan. Ipilit mo yan. Paano ipapahiya yung mga estudyante na walang pang contribute? Samantalang halos lahat ng mga estudyante at magulang sa public school eh mahirap. Alam nyo mga kabatas natin, if there is one good trait na mga mahihirap na tao, mga kabatas natin, ay yung magaling silang magdamayan. Maayos silang magtulungan. Ipapaalala ko sa inyo mga kabatas natin, ano? Noong 1990, merong killer earthquake doon sa Baguio. Nung nangyari yung killer earthquake sa Baguio, mga kabatas natin, lahat ng kalsada, paakyat at pababa ng Baguio, sarado. Dahil sarado itong mga ito, walang nakakaakyat na tulong, walang nakakaakyat na pagkain, walang nakakaakyat na tubig, walang nakakaakyat na kahit anumang kailangang pakinabangan bukod sa kung ano lang yung nandoon sa Baguio. Ilang linggo, mga kabatas natin, na ganon ang sitwasyon. Wala. Walang nakakaakyat na tulong. Alam nyo ang ginawa ng mga mahihirap at dukha, Raffy Tulfo, nagtulungan. Gumawa ng paraan. Hindi ba yung pagbibigay ng mandatory contributions na yan ay paggawa rin ng paraan? Hindi ba yung pagbibigay ng mandatory contributions na yan ay pagtutulungan? Ano ang gusto mong mangyari, Raffy Tulfo? Kailangan pagtumulong, videohan at pagkakitaan at kailangan ang pinagkakakitaan at tinutulungan yung mga nag-aaway na pamilya? Hindi pwede na yung mga maayos na bagay ang gamitin natin na pundasyon para tayo ay makatulong sa mga tao. Ang galing magpaliwanag, akala mo totoo, akala mo alam niyo yung nangyayari. Nagtutulungan yung mga tao dyan in relation to that mandatory contribution, voluntary contributions na sinasabi mong mandatory. Kahit maliit lang ang meron sila sa buhay. Tandaan nyo ito, no? Kung may choice at may kaya nga yung mga tao dyan sa public school, they will bring their children to a private school. You can say that people, 99% of them who are in the public schools
are poor. Tapos nagsisingit ka ng mga may kaya sa public school para gamitin mo na pambuli sa mga tao at sabihin ng mga taong may kaya na ito ang nagiging honor students. Mali yan, Rafi Tulfo. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, doon sa amin, hindi yung mga may kaya or, well, meron namang isa, dalawa. Siguro, na may kaya sa amin, hindi naman kasi may kaya eh. You cannot say that. Halos lahat kami, mahirap. Meron lang mas okay ang buhay. Meron akong naging kaklase na isa na okay talaga. Isa lang. Isa lang sa buong karanasan ko. Isa nung elementary, halos wala nung high school, isa nung college. Yung may sasakyan, lahat kami doon walang sasakyan. Nung elementary ko, isa lang ang merong sasakyan. Nung college ako, isa rin lang ang may sasakyan. Yung buong pamilya na nila yun, ha? Siyempre, kapag ikaw ay nakatira sa probinsya at nag-aaral sa public school, walang sasakyan yung mga estudyante dyan. 99%, sabi ko nga sa inyo, walang sasakyan. Ngayon, Rafi Tulfo, gumagawa ka lang ng senaryo para makapambuli. Natatandaan ko pa yung pangalan ng mga tao na may kaya sa amin. Nung high school kami, halos wala. Halos wala. Tuloy natin yung ginagawa niya. Po sa group chat. Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. Ito daw kung paano pinapahiya, ha? Nalagay pa po sa group chat. Ito, nag-contribute. Bili tayo ng ganito, ganon. Nilalagay pa po sa na walang pang contribute. Kung minsan pinapahiya pa. Invento. Kung minsan pinapahiya pa. Paano? Nilalagay pa po sa group chat. Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. However, si Rolando hindi pa nag-contribute. Si Petra hindi pa nag-contribute. So, napapahiya yung mga hindi pa napapag... Paano ka napapahiya pag hindi ka nag-contribute? Ako, kunwari, hindi ako nag-contribute, mapapahiya ba ako? Sa tingin mo ba, pare-pareho kami ng mga kaibigan ko na hindi naman kaya mayaman? Magiinuman kami. Magiinuman kami. Maraming beses alam ng mga kaklase ko yan. Alam ng mga barkada ko yan. Kaya ngayon pa lang ako bumabawi. Kasi noon, magiinuman kami. Wala akong contribution. Wala akong pera. Mahihiya ba ako? Rafi Tulfo? Ganon ang gusto mong mangyari? Ganon ang gusto mong ipakita sa mga tao na pera lagi ang basihan ng bagay-bagay? Kahit hindi ka naman nag-contribute, wala naman problema doon eh, kasi voluntary naman yun eh. Bakit sinasabi mo na binibigyan mo pa ng idea yung mga tao na pag hindi ka nag-contribute, mapapahiya ka? Kapag hindi ka nag-contribute sa isang voluntary na bigayan, hindi ka dapat mahiya. Kasi walang-wala ka nga eh. Nakikita nyo ba mga hampas lupa, mga dukha, mga pobre nating kababayan na laging rinireferan ni Rafi Tulfo? Kung anong ginagawa sa inyo ni Rafi Tulfo, hindi lang kayo pinagmumukhang ano, hindi lang kayo pinagmumukhang bobo, tanga. Pinagmumukha pa kayong makapal ang mukha. Oh my goodness. Grabe. Tignan natin kung ano pa yung kalokohan dito. Contribute. Na nape-pressure po in some cases to mga magulang, baka natututo pa magnakaw para Grabe.
mga kabatas natin, in some cases, yung mga magulang natututo pang magnakaw. Paano? Bakit, Rafi Tulfo? Para makapag-contribute? E voluntary yung contribution, magnanakaw sila. Nakita nyo na yung sinasabi ko sa inyo mga kabatas natin, mag-iimbento siya ng mga bagay-bagay para makapambuli siya ng tao. That's why I told you, marirescue dito yung USEC. Ang layo na ng usapan. Pagbibintangan niya pa mga kabatas natin yung mga mahihirap na magnanakaw. Rafi Tulfo, bukod sa mga tulfunatics na lagi mong rinirefer, na dukha at mahihirap, kaming mga naging mahirap, hindi kami magnanakaw. Sinasabi mo lang yan kasi iniisip mo na yung mga mahihirap, yung mga pobre, wala nang ang pera, masama pang ugali. Magnanakaw? Sa tingin mo, itong mga mahihirap na tao na ito, wala man lang respeto sa sarili nila at respeto sa batas? Magnanakaw sila? Grabe to. Hindi lang mapahiya yung kanilang mga anak. Hindi lang mapahiya yung kanilang mga anak. So ano ang ginagawa nung nanay na iniimbento mo, Rafi Tulfo? Sige nga, ilabas mo nga yung tao na nagsabi sa iyo na, oo, Sir Rafi, Sir Rafi, yes Sir Idol. Nagnakaw pa nga ako para hindi mapahiya yung aking anak. Ilabas mo yung taong yan. Ilabas mo yung source mo. Sinungaling. Pare, huwag naman tayong ganyan. Para makapambuli ka lang, magnanakaw pa yung mga tao para hindi mapahiya yung kanilang anak. Anong klaseng magulang yan? Magandang example ba yun para sa mga anak, Sir Rafi? Ha? Yan yung idol nyo. Kung sino yung mga nanonood dito na pulubi, na mga dukha, na laging sinasabi ni Rafi Tulfo at sina-shoutout niya, yan ang tingin sa inyo ng idol nyo. Magnanakaw. Hindi lang magnanakaw, tanga pa. Oh my goodness. Anong klase? Anong klase na example kayo sa mga bata kapag ganyan? Tatuloy natin. And meron po akong proof tungkol dyan. Ah! Oh, ha! Meron kang proof tungkol dyan! Ilabas mo! Umamin sa'yo yung magnanakaw? Ha? Rafi Tulfo, umamin sa'yo yung magnanakaw? Sir, magnanakaw po ako. Pero nagnakaw lang po ako para humakapagbigay ng kontribusyon. Na voluntary. Sinungaling. Imposible, pupunta sa'yo yung tao, aamin na magnanakaw? Saan yung proof mo? Oh my goodness. Alam mo, kung sobrang kasyungahan na siguro na yung tao pupunta sa'yo, magre-reklamo tungkol sa voluntary contributions, pero siya magnanakaw. Di ba dapat yung magnanakaw ang dapat mali at yung pagbibigay o paghingi ng voluntary contributions ay hindi mali? So, ibig mong sabihin, Rafi Tulfo, pinapaniwalaan mo yung source mo na magnanakaw? Na umamin sa'yo na magnanakaw? Oh my goodness. O, tuloy natin. And in fairness po sa inyo, this has been going on for many years.
Paano naging in fairness yun? Mga Tulfunatics, paano naging in fairness sa kanila yun? How is that fair if you will tell someone that this kind of kabulastugan has been happening for many years? In fairness sa inyo, ha, matagal na kayong masamang tao. In fairness sa inyo, matagal na kayong walang trabaho, walang ginagawang mabuti. In fairness pa yon? In fairness pa yon, Raffy Tulfo? Even as far back as yung administration pa po, I can remember Brother Armin Luistro. In fact, nag-away pa kami on-air niya sa Wanted sa radyo. In fairness daw. In fairness sa kanila, matagal na yung ganyan. Utak! Utak left the planet, guys! Because ayaw niya maniwala hanggang sa pinadalahan ko siya ng mga reklamo. And Pinadalhan ng reklamo, anong ginawa mo, Raffy Tulfo? Wala. Pero mga kapatid natin, lipat tayo sa kabila, banggaan na nila ni Sarah. Yun na yung rescue mission. Okay? Maraming salamat po. At syempre, tulad na laging sinasabi, matulog po tayo ng maimbing. Dahil alam natin na yung natutulog ng maimbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala. Official ka, ayoko na magbibigay ka ng wrong information. You're disseminating a wrong information. Okay? Galit po ako dyan.